cover namin yung mga di namin nabibigay dati. Mm-hmm. At least nasa point na kami na nasa age din naman namin na nasa track naman din po na na-try namin, mabigay naman namin yung kakaiba. Tulad ng pa-sexy. Ewan ko lang sa akin, di pa. Pero okay lang sa'yo yun. Napaalam ba sa'yo? Napaalam sa sa'yo? Napag-usapan ba ninyo? Maluwag naman sa akin. Hindi naman ako klaseng tao na ayoko yun, ayoko ganyan. Nasa ano naman siya, nasa point naman siya ng paano yung choices. Ikaw ba? Willing ka rin magpa-sexy? Ayun nga, may ginawa na nga ako kakaiba doon sa batang kabo. Pero yun nga, siguro nasa story. Yung kaayon na ayon sa story talaga, yun yung importante naman po sa akin. Yung, hindi yung, ano lang, bigla na lang nagubahan. Makoy ka mo sa na kayo ni Elise right now? Mm-hmm. Sa mga pindaanan nyo, mas tumibay lalo, mas tumatag ba? Sa amin po siguro, may pinapanatili ko muna siguro private muna. Mm-hmm. 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 Pero nga na parang hindi na kayo nagsosocial media dati na magkasama. Kasama ba yon sa plan niya na gusto niyo maging private muna? Sabi ko siguro, mas payapa. Talaga? Pero mas stronger ba ngayon? Mas patatag, matibay? Ayun po, sabi ko nga po mas, kahit anong hindi naman perfecto, pero masabi ko lang, mas private po ngayon. Anong na-realize mo sa mga pinagdaanan? Lessons learned from what happened? Masabi ko, marami. Like? Ano man po yun? Tulad na ito ngayon, masarap pala na taimik lang. Kawa na ba yung bahay? Hindi ko pa pumashare siguro. Pero kamusta yung anak mo ngayon right now? Ang cute ha. Kakatulang niya. Celebrate kayo diba? Ito baka sa... Kamusta yung celebration? Dami ba umaten? Kamusta yung... Ayun po, simple lang naman po sa amin. Basta importante family. Anyways, congratulations. Kaka importante na ayos. Ayos. Sa amin na po siguro. Since working kayo pareho, sino na yung alaga sa baby? Ayun po, nandun naman po yung family namin both sides. Okay. Ano ang Mother's Day message for Elisa? Kasi so, Mother's Day na sa ano? Siguro, text ko na lang. Hindi na sabi ko na sa kanya. Pero how you will describe her as a mom? Siguro sa amin na muna yung mga gano'n na hindi ko muna siguro maasya. Kahit bilang nanay, maasagasa ba? Malaga ba? Given naman. Basta kung anong pagkakilala niyo kay Liz. Ikaw, as a father, as a kid. Hindi, pagkakilala niyo po sa akin. Yun ang kung gusto naman share ka po. Thank you so much. Okay, salamat. Teka, how to be working with Coco muna? Hindi ba mahirap yung biglaan yung mga minsan yung ginagawa niya, wala si script? Hindi, ako nga sabi ko, ni-enjoy ko yun eh. Ang sarap ng ganun kasi naging authentic. Mm-hmm. And then, yung binibigay ni Kuya, ni Derek, kakaiba, hindi yun karaniwan na parang makikita mo sa iba. Kaya, nasa yun na yung kung paano mo lalaroin. Mm-hmm. Actually, may mga linya nga din na may dadagdag. Wala siyang parang basta pasok sa eksena. Yun naman. Makoy, kakaibay niyo sa mga ginawa mo. Does it mean you crave for more na ganito mga klase ng stuff ang gagawin? Oo nga po. Unfortunately nga po, parang na-enjoy ko siya eh. Pero yun nga, sabi ko kanina, kung magkakaroon po ako ng ganitong role pa din po, yung kakaiba naman, hindi yung pare si David na may ibang flavor, mas iba. Pero Makoy, pinag-usapan niyo ba ito ng Viva? Kasi nung syempre binibuild up parang mati ni Idol, tapos biglang binabali ka nga ngayon dito. So, hindi ka ba kinabahan na baka mawala ka doon sa mati ni Idol? Makabiguri. Medyo kontrabide. Siguro, mas nangingibago po yung pag-discover ko sa pag-arte. Siguro, sa lalim po siguro ngayon ng ginagawang karakter, mas gusto ko kasi mas marami akong choices po kaysa po yung pagiging pakilingkin. Yung range mo. Challenge ka ba sa kontrabida? Sa totoo lang po, nung first week mga pilot, talagang may eksena ako papasok sa isang eksena, Akito from the ban ng bahay. Kinakabog talaga ako. Pero sabi ko, kailangan ko aralin, kailangan kong pag-aralan mabuti. Kasi, hindi naman pwedeng kinakabahan ng kontrabida. Kaya nandun dapat yung kontrabida. So paano mo inaral? Puso pa ba sa'yo yung humaharap sa salamin at pagpa-practice? Actually, yun nga po eh. Minsan, big kusa na bago maligo, kinakusap ko na naman sa sarili ko, may ganang point eh. The same time, minsan pag umuwi, pag uwi po ako, minsan kailangan kong pahinga muna. Kailangan din po talaga kasi kumakapit po talaga din sa pagkatao ko.
Like turn out, syempre, doon sa performance mo, may mga magbabash sa'yo dahil kakaiba yung ginagawa mo pagkontrabida dito. Mm. How do you deal with it? Siguro sa tagal na rin po ng panahon, hindi naman po sobrang tanda, baguhan pa rin po ako. Pero sa tagal na po ng panahon, doon na po naiisip yung ano eh. Lumabasa ako minsan, natatawa na lang din ako. Mm-hmm. Na-enjoy ko nga minsan kasi ano po effective. Ganun. Mm-hmm. Kaya ngayon, kahit murahin ako sa social media, natatawa lang ako. At least alam kong si David po yun. Mm-hmm. Hindi ka natitempt sumagot? Hindi ka natitempt sumagot sa mga bashing? Sa pagkakilala ko po sa sarili ko, parang hindi ko po ako ganun. Parang hindi ko kaya. Sa mga nababasa mo, ano yung mga mura sa'yo? Yung malalalim talaga na mura. Minsan may mga death route pa nga nakikita pag nakasabay sa kalsada. Oo, sa kalsada. Sa karakter, sa karakter. Sabi ko, grabe, sabihin, tinignan ko na yung bright side, kumakapit yung tao. Mm-hmm. Grabe pala yung kapit, pala yung batang. Kaya, grabe din si David. Actually, minsan pag nababasa yung script, grabe, totoo, ano ba to? Mm-hmm. Parang totoo pang gagawin ko to. Pero yun nga, kailangan pa din na, sa mga susunod na eksena, medyo may bali ng konti na merong, may puso din yung si David. Meron ka ba yung